kahapon po mga kaibigan. Samahan niyo po kami rito po sa Hope Channel North Philippines dito po sa Pasay City. Ito po si Gladys Panuelos kasama si Dr. Tam Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan. Magandang hapon, Doc. Good afternoon. Ayan. Ito, Doc, ang inakaabangan to ng ating mga televiewers. Bakit, Doc? Kasi pag-uusapan natin yung protina. Pero bago yan, Doc, bibitinin na muna natin yung ating mga televiewers kasi kailangan talaga natin ang presensya ng ating Panginoon ngayong hapong ito. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Lubos po kami nagpapasalamat sa araw pong ito na kami po ay iningatan nyo. Salamat po, Ama, sa inyo pong pag-iingat, sa inyo pong karunungan, sa inyo pong katalinuhan at gabayan nyo po kaming dalawa ni Doc Tam para po sa amin pong pagninilay-nilay ng inyong mga salita at gayon din po kung ano po ang orihinal na plano nyo po sa sangkatauhan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Ano ba, Doc, ang last week kasi pinag-usapan natin yung tungkol sa ating mga carbohydrates, which is the source of energy. So another source of energy sa atin pong mga kaibigan ay ang protein. At yung protein na ito, Doc, ay matatagpuan or kailangan siya ng ating muscle, ng ating buto, ng ating buhok, ng ating balat. So ano ba yung mga protein sources natin, Doc? Actually, napakarami naman eh. Kaya lang kung minsan, pagka-limited yung knowledge mo tungkol dyan, sometimes you are not getting a proper one or the right one. Mm-hmm. So I would say that by choosing right protein, punta tayo dun sa talagang original. Mm-hmm. Yung masasabi ko na hindi heavy, kasi we are not designed to eat heavy protein. Kasi limited din yung pangailangan, yung kakayanan ng katawan. So pinag-usapan natin the protein, merong animal protein, at merong tinatawag na phytoprotein or nanggagaling sa fruits. So ito yung magandang pag-aralan para hindi naman tayo nagbumukhang parang naiiwanan tayo dito sa nangyayari ngayon sa buong sanlibutan na napakarami mga tao yung maaga nagsasuffer at nag-e-end sila dun sa tinatawag na karamdaman. Ayan. So, speaking of dun sa mga sources natin, sa mga sources ng ating protein, Doc, ano ba yung mga sources? The best yung gulay, katulad spinach. Mm-hmm. Actually, itong sweet potato natin, mayaman sa protein, yung saluyot natin. Yung broccoli, bihira naman yung makakakilala sa Pilipino ng broccoli. Mm-hmm. Minsan, masyadong, mga broccoli ngayon, masyadong in-spray yan Masasuggest ko na talagang bumalik tayo dun sa sariling atin kasi meron tayong sweet potato, ampalaya, meron tayong alugbati. Yes, o yan, alugbati. Marami pa tayo. Saluyot, meron pa tayong mga dahon ng sili. Masasabi ko na mayaman talaga yung bansa natin dahil whole year round yung gulay natin. Tama. Pero ito yung point na pag pinag-usapan natin itong mga protein nito, amino acid nito, talaga napakagandang discussion itong kung tawagin natin ay green protein. Kasi green protein is one of the best one. Kasi kung tawagin yun ng magnesium, lagong binabanggit, pagdating sa katawan yun, talagang solid. Talagang nire-represent yan talaga yung katawan natin. And that's what this particular subject all about, na maging knowledgeable tayo, na huwag naman tayong maging mapili. Pagdating sa magulay, okay yan. Pero pagdating to sa ibang klase ng protein, I would suggest na pag-aralan natin. Ayan, maraming salamat, Doc. And para po sa ating mga manonood, meron din tayong tinatawag na kumpletong protina, kumbaga, Doc, na hindi natin matatagpuan sa, sabihin natin, sa karne. Bakit kamo? Kasi may mga grams-grams lang, kumbaga, di ba, kunyari, 1 gram na protein ng beef or ng chicken or kung anumang klaseng meat protein yun, no? So, dito, makikita natin yung tinatawag na quinoa. Yung parang yung rice. Yeah. Yes, yung quinoa. Parang ang sarap niyan, May mga paraan ng pagluluto niyan, pagpiprepare niyan. Yes, Doc. And at the same time, yung tinatawag nating buckwheat. Yeah, buckwheat. Ayan. So, ito po ay parang manisa, Doc, di ba? Kapag ginigisa natin. So, ang sarap, masarap to mga kaibigan, kung inyong gigisahin, yung talagang walang oil. Yun, so para siyang parang kanin. Nung nasa stage pa kami, hindi kami nawawalan yan. Kasi dun ko nalaman yung, aba, ang ganda pala sa katawan nito. Kaya lang, kung minsan, ang focus natin, nakala nila, pag nag-vegetarian ka, ang sabi nga nila, saan tayo kukuha ng protein? Hindi nila alam na kahit yung apple, yung banana, o yung dalanda natin, o yung oranges na yan, actually may mga protein na yan. Kaya nga, for example lang, itong tinatawag na unggoy Hindi naman kumakain ng karne Saging lang bakit? Umakit sa puno, talaga namang... Grabe hindi, yung lakas, no? Hindi mo aabutan yan. So, ang point dito, huwag naman tayong kabahan. Nasasabihin nila, pag nag-vegetarian ka, saan ka kukuha ng protein? Yan yung karamihang mga katanungan
na madidinig mo sa mga pangkaraniwang tanong ng karamihan. Dok, saan ka kumukuha ng protein kung hindi ka kakain ng animal protein? So ito yung point na napakaganda na talagang ating maintindihan at maunawaan. Para in that way, yung mga ibig na talaga magbago ng lifestyle, hindi naman sila mag-deviate o kaya magkaroon ng pag-aalinlangan na para bang sa tingin nila, baka tumanda akong maaga o kaya naman humina yung aking katawan na hindi ko maibigay yung tamang sustansya. Ang ganda nun, Dok. At natumbok mo na, Dok, eh. Kasi alam niyo po, mga kaibigan, ngayon natin pag-aaralan o matutuklasan natin kung ano ba yung diferensya ng animal protein sa plant protein. Ano ba talaga yung magiging may magandang dulot sa ating katawan? So today, siguro, ano yun natin ng konti? Balik mo lang doon sa banana ng konti. Sige, Dok. Kung ilang gramo ang nakukuha. Kasi kung kumain ako ng banana sa umaga, umuubos ako hanggang 5-6. Eh, nasa 1.2 grams yan. Ay doon pa lang, di ba, napakalaking tulong na. Kunyari, nagdagdag ka ng mansanas, so apple, o pinya. May mga protein yan. Kaya ito yung tinatawag na hindi tayo dapat kabahan dahil actually 40 to 50 grams lang naman ang required sa atin. Na hindi naman tayo dapat na ma-insecure. So ito yung point na once na naging familiar tayo dito sa mga ganitong uri ng mga information, that the tendency, wala nang tayong doubt, wala nang tayong fear, wala tayong tinatawag na para ba ang tingin natin sarili natin guilty. Kasi siyempre, once na nakulang ka ng protein, you're killing yourself. Why? Kasi yun ang ginagamit pang regenerate. Yan ang ginagamit sa kabuuan ng katawan natin, pati sa buto. So without getting that kind of information, I know that we might probably be, what you call it, be afraid of not changing the lifestyle that we have. Because we are promoting vegetarian diet all over the Philippines, not only here, all over the world. Why? Because we want to see to it that people might probably be free from that kind of dreaded disease that happened not only in our country, but all over the world. And that's something for me. You know, during that time, 32 years ago, when I was deciding myself to change my diet, I was kind of afraid because I was thinking about something that I might not probably get the right one. But the moment I learned all of this, especially the Bible and the spirit of prophecy, I tell you, finally, walang pwedeng makapigil sa akin. Kasi natutunan ko yung tinatawag na knowledge talaga, na wisdom. Na once pala na, katulad nga kanina, pinag-usapan niya yung impulsive. Eh, ganun din ako eh. Kaya hinaan ko rin yun eh. Pero yung pala naman ay ilalagay sa tamang maayos na paraan yan. Ang ganda nun, Dok. At saka iba kasi kapag naging health advocate ka, Dok, di ba? Gusto mo talaga na hindi lang ikaw yung healthy, pero pati yung ating mga manonood, yung mga kaibigan natin, yung kamag-anak natin. Di ba, Dok? Nabanggit nyo nga yung history ng family nyo, why you convert into vegetarianism, di ba? So, napakahalaga nito sa ating pong mga manonood na gusto rin i-change yung diet ng ating mga pamilya, ng ating mga kaibigan, especially dun sa mga nagkakasakit na, Dok. So, today's topic is about the difference of animal protein and plant protein. And Dok, meron tayong tip at meron din tayong pahabol sa kanila na gusto nyo ba ng pampabata? Ayan, so ngayon po, i-discuss po namin yan dito lamang po sa Kaalamang Pangkalusugan. So Dok, simulan na natin. Animal versus plant protein. Bakbakan to ah. Alam ko maraming mga viewers tayo dyan akong pagkantan. Siyempre, it's not that easy to talk about it. But I believe that it is really a high time to go straight. Bakit? Sarami ba naman nagkakasakit dyan eh. Siguro enough na ibigay na natin talaga kung ano yung dapat na paabot sa ating mga viewers ngayon. Na pwede naman pala talaga tayong hindi magkasakit. Kaya kung maintindihan natin itong animal protein versus plant protein, then the tendency, magkakaroon tayo ng choice. Ang mahirap kasi yung nabubuhay ka na para bang, ano tawag doon yung, hindi mo malaman kung anong side yung papanigan mo. At pag pinag-usapan natin yung reason kung bakit nag-change ka ng diet o nag-vegetarian ako, pag punong-puno ka ng knowledge at kaalaman between the two at alam mo yung consequence ng dalawa at na-develop mo na yung tinatawag na strong determination mo o foundations mo tungkol dito, kung ano yung pipiliin mo, believe me, hindi ka na pwedeng baguhin yung decisions mo. And that's what exactly happened to me during the time. Totoo yan. Nung malaman ko lahat yun, sabi ko, well, what's the use of going back? Right after few months of changing my lifestyle, eh meron pala tayong neuroplasticity na merong brain tayo na nagpapadala siya ng pathway para yung tinatawag na panlasa mo, babaguhin niya. Di ba meron tayong taste bud? Pag na-develop na yung tinatawag na pathway na yun, hindi ba yung pathway, di ba, for example, pumupunta ka sa isang lugar, lagi mong dinadaanan yan, later on, recognize mo na kung anong lugar ka nandun.
The same thing with our diet. Pag lagi mong kinakain yung mga masustansyang pagkain, makakadevelop ka ng pathway na magiging paborito mo na siya. At pag hindi mo kinain ng karne, within 3 months time, believe me, I tell you, mawawala na yung craving mo, maamoy mo lang, masama na pakiramdam mo. Yung dating mga paborito ko, maamoy ko lang ngayon, believe me, kinamumuhian ko. The same thing wala sa kasalanan. Pag ang kasalanan na dating paboritong ginagawa mo ay na-overcome mo, later on, kung sakaling nadulas ka o nabigla ka, naiinis ka sa sarili mo, pit ko pa uli ginawa ito, and then later on, hanggang sa ma-overcome mo. Ayan, ang ganda. The same thing with the situations that we have. Mm-hmm. Ang init talaga, Doc, no, ng ating usapan. Sa ating pong mga manonood, kung meron po kayong mga katanungan or mga comment, ay pwede niyo po itong isend sa atin pong comment box dito po sa Hope Channel North Philippines. O isend niyo po yan sa mga numbers na magpa-flash po sa inyong screen. Doc, nabanggit nyo kanina, di ba? Hindi mo na babalikan yung pathway. Hindi mo na babalikan kung ano yung mga dati mong kinakain before. Yeah. Kasi nasanay na yung taste buds mo, nasanay na yung panlasa mo, kumbaga, kung ano yung mga dapat or kinasanayan na ng panlasa natin, mga kaibigan. So, Doc, ano ba yung difference, yung pagkakaiba ng animal protein and plant protein? Siyempre, pag pinag-usapan natin yung plant protein, siyempre, mayaman to sa phytonutrients, antioxidant, alam naman natin. We are being exposed with these free radicals, especially in our modern environment. Mm-hmm. So when you are eating that kind of material full of antioxidant, then the tendency, yung blood natin, yung system natin as a whole, nawawala yung pangangalawang. At itong mga tinatawag na cholesterol na ating kinatatakutan, wala ka nang iwo-worry dyan. At yung fiber na kailangan natin para makasiguro tayo na yung bowel movement natin ay magiging regular. Kasi we must be bowel-minded people. Mm-hmm. The moment you miss yung one day, don't you know that it creates more problem, yung tinatawag na auto-intoxications that leads to endogenous toxemia. Mm-hmm. And that happened with people who are eating less food. Why? Because they are eating zero fiber. Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung mga saturated fats na siyang dahilan kung bakit ang daming nakapila sa hospital. Samantalang nung araw, lagi ako namumroblema. Talaga namang hindi ko maiwasan na lagi akong may high blood pressure. Eh, nung nag-vegetarian ako, doon lang pala, panalo na. Kaya those who are watching right now, especially in our program, Kalang Pangsugat, just changing your lifestyle, I tell you, something na panalo na talaga tayo tungkol dito. Kaya kung pag-aaralan natin dalawa, kahit sino yung harapin natin dito, without the shadow of the doubt, we can prove it na talagang mas magandang panigan natin itong kumbaga sa debate at pagdidebatehan natin itong animal protein at saka yung plant protein, eh nakikita ko na matatalo talaga itong animal protein. What can we do? Tingnan mo yung nagpo-promote ng mga animal protein na kumakain ng may animal protein. Iba yung dugo nila eh. Iba yung energy nila. Iba yung itsura nila. O, paano mo yung tatanggihan? Katulad nga ng Game Changer, buti na lang, naging kakampi natin sila. Pinakita talaga doon sa test na ginawa nila, may dalawang grupo. Yung kabilang grupo, pinakain ng vegetarian. Mm-hmm. Yung kabilang grupo, pinakain ng mayroong animal protein. Kinabukasan nung chinek yung dugo nila, cloudy yung kumakain ng animal protein. At yung kumain ng vegetarian, ang linaw ng dugo nila. Kaya sabi nga ng doktor, wow! Tuwan-tuwa yung mga nakaalam nito. Yun yung kailangan nating tinatawag na knowledge at information na maintindihan ng ating mga kabayan na hindi pinag-uusapan dito yung kaligtasan o pinag-uusapan dito yung dapat pagtalunan or whatsoever. Ang pinag-uusapan dito, ano yung bahagi natin tungkol dito sa pinag-aaralan natin na may kinalaman dito sa kaalaman pang kalusugan. Ayan, ang ganda doon, Doc, no? At saka talagang mga kaibigan, hindi lang po ito kumbaga sabi-sabi, kundi based on research, mga kaibigan, effects, ano ba yung mga effects? Siyempre, for sure yung mga manonood natin, Doc, ay nanonood sila at tumututo kung ano ba talaga yung difference at ano ba yung epekto, bakit ba sobrang ini-impose nila na talagang nakakasama yung itong karne, sabihin natin, sa ating katawan. So mga kaibigan, i-discuss natin kung ano ba yung epekto ng proteins o yung mga protina na nakikita natin sa palengke, nakikita natin sa ating kapaligiran, sa ating katawan. So, Doc, can you read yung ating pong research? Itong research ng protina sa human health, actually, a research conducted ng Harvard School, ay napakaganda ito na talagang yung paibin public health ay napatunayan nila na yung pagkain kahit maliit na bahagi lang ng karne ay nakapagpabibigyan ng problema sa ating kalusugan. Kaya isang bahagi na dapat nating malaman na pinanggagalingan ng mga heart problem o heart disease o stroke ay napakalaking risky ito. Kaya kailangan talaga natin ng maging open tungkol dyan. Mm-hmm.
At ang isa sa mga reasons po, mga kaibigan, why plant sources of protein are related to lower risk of cardiovascular disease compared to protein from red meat and dairy is because of the different types of fat in these protein packages. Yeah. So kanina kasi, di ba, na-differentiate natin yung difference, Doc, nung animal and plant protein. Yeah. So makikita natin doon kung ano ba yung merong saturated fat at ano ba yung merong unsaturated. Di ba diniscuss natin yung mga nakaraan yan tungkol doon sa dalawang uri ng taba? Merong essential fats at meron tinatawag na saturated fats. That's right. Pero ang pinakamatindi dito, kung pag-aaralan natin ang mas dito itong mga kukumpara natin tungkol dito, pag na-overprotein ka, kung tawag na proteinisia, actually liver mo talaga hindi tumatagal eh. Ang tanong, anong tawag yung sa ganung uri ng protein? Ito yung mga denatured eh. Pag sinabing denatured, talagang process yan. Tanggapin natin na napakaraming angle tayo na talagang maraming tatamaan. At yung tinatawag na rapid maturation, ay talagang mabilis na mag-take place sa ating katawan. Alam mo, pinag-uusapan natin tungkol sa anti-aging. Mm-hmm. Napag-aralan din ito ng mga scientists, yung mga experts sa may kinalaman sa bahagi na kung paano i-reverse ang aging. Maraming mga scientists ngayon, sila Dr. Cavana at mga expert tungkol dito. Yung telomere na yan, actually, yan pala ngayon, yung talino ng tao ngayon, pag kinunan ka ng dugo, nalalaman nila kung gaano kahaba ang buhay mo. At pag nakikita nila yung telomere mo, ibig sabihin, that person is dying. Mm-hmm. At nakikita sa manifestations ng katawan. Pag pala ang isang tao ay mukhang matanda na hindi match sa edad niya, it means that person is going to die. Hindi pala normal talaga na tayo ay makikita, bakit si Pastor Mangiliman, magsi-70 na, bakit mukhang bata pa? Ibig sabihin, mahaba ang buhay niya. Dahil walang manifestation sa itsura niya. Ganun pala pag meron tayong ganung uri ng problema. Ibig sabihin niyan, pag kinunan ng telomere mo, ay makikitang maiksi na siya. Ang isa pala sa nakapagpapaisin niyan, yung tinatawag na denatured protein, yung tinatawag na mga hindi match sa ating molecules na siyang nagiging dahilan kung bakit yung lifespan natin ay humiiksi. Mm-hmm. Di ba nahalala ng panahon ni Adam and Eve? Wala namang flesh food nun eh. Eh bakit 932 years ang naging lifespan nila? And the moment na inalaw ng Panginoon ang pagkain ng flesh food during the flood, how come that biglang nag-drop ng 150 na lang? Mm-hmm. At nung dumating yung time ni David, naging 70 na lang. Mm-hmm. Depende na lang kung ano yung kakayanan ng iyong katawan. So ang pinopoint ko rito, without the shadow of the doubt, going back during that time, we'll realize that the reasons why people reduce or nabawasan yung lifespan nila, kasi pinahintulot ng Panginoon, na mangyari yun dahil inyong pinili nila. Mm-hmm. Hindi ba nung nasa barko sila, nung nasa ark sila, hindi ba pinatatanggal yung dugo at taba? Nandito yun eh. Dahil yung taba pala, nandun yung sakit. Mm-hmm. At kasalanan din kumain ng taba at dugo. Kaya ang ginagawa, pinapakatas yung pinaka-ano ng laman para yung taba hindi masama temporarily sa kakainin nila. Yung problema, hindi natanggal ang taba at dugo. Kaya naging malinamnam yung lasa. And okay, that's what the point. Yeah. Mm. So yun yung difference, unang-una. Ayun, Doc. Itutuloy natin, Doc, kasi kanina, isang research pa lang yung nababasa natin at yun yung tungkol sa cardiovascular and stroke. Yeah. Ngayon naman, Doc, pupunta tayo. Meron din po siya mga kaibigan sa atin pong mga televiewers. Meron din po epekto ang pagkain ng karne sa sakit na diabetes. Doc? Yeah, kung titingnan natin yung mga sakit nito, bakit naging popular o very ordinary yung sakit na diabetes? Actually, kahit nga bata, tinatamaan eh. Ang sabi nga nila, parang sipon ng araw eh. Mm. Yung dami ng nagkakaroon nito sa buong mundo. Hindi ba alarming yan? So ang pinapoint dito, yung source ng protein, sabi nga nila, kailangan din nating maintindihan na itong animal protein ay cause din ng diabetes. Alam pa kung bakit? Siyempre, ang katawan natin, di ba, binidiscuss nga natin yung mga enzymatic therapy. When you are eating flesh food, you are spending double of your own enzymes within the entire system. I'm not talking about digestive enzymes alone. Mm-hmm. Kasi with so many things that enters within our body is not designed to cope up with those kinds of stress. That's why they are releasing so much energy and adrenaline and so on to see to it na ma-get rid lang yung mga dinala mo. Mm-hmm. Well, since na alam natin na animals yan, ay nagpo-putrify yan, nabubulok yan, nagiging
mabaho yan sa loob ng katawan. Mm-hmm. Kaya ang tendency, lahat ng enzymes natin, antioxidant enzymes, yung digestive enzyme, pancreatic enzymes, and so on, lahat sila ay talagang overuse. Kaya once na naging overuse na yan, later on, pati yung insulin enzymes na dapat pinuproduce ng pancreas mo, mm-hmm. eh, hindi na enough para handling. Mm-hmm. Kaya isa sa mga pinanggagalingan niya nito, remember that the reasons why people die early, ito'y buong mundo ito, itong food addiction. At ang food addiction, sa Tagalog, yan yung panlasa, katakawan. Mm-hmm. Ngayon, ang tanong, paano raw malalaman ng mga taong may problema sa sakit na yan? Yung addict sa pagkain, talagang lumalaki talaga yung kanilang mga harapan. Mm-hmm. Na sana naman, huwag magdaramdam yung mga viewers natin. Ang sabi nga, bato-bato sa langit, ang tamaan, mag-vegetarian. Ayan, Dok. Hindi pa po mga kaibigan nagtatapos sa cardiovascular disease, sa sakit sa puso, sa atake, sa diabetes, kundi meron pang isa, Dok. At yun ang tinatawag nating cancer. Okay. Actually, itong cancer na ito, 2015, sa World Health Organization, International Agency Research, na nakita nila na ang consumptions ng flesh food ay meron tinatawag na material na kung tawagin ay carcinogenic. Bakit? Nang niluto nila yung karne, nakita nila yung inihaw na karne, barbecue, ay meron tinatawag na chemical na kung tawagin ay benzopyrene. Mm-hmm. At pag niluto mo naman yung karne, nagkakaroon din ng methylcoulantrin. And not only that, napatunayan nila na maraming cancer tissue ang mga dead animals. So the moment you introduce that, then the tendency, instead of just making yourself healthy, then ikaw yung nagdadala pa sa ngayon dito. Mm-hmm. You are the one who are putting those kinds of problem within our system. Mm-hmm. Kaya itong mga research ngayon ng mga leading professionals na ating binabasa ngayon, mm-hmm. ay talagang nagtatali ngayon. Pero ang point dito, 1930s lang natuklasan ng siyensya yung tinatawag na sakit na cancer. Mm-hmm. Samantalang itong babae na walang pinag-aralan, mm-hmm. 1800, ipinakita na sa kanya. Anong sabi ron? Cancer, tumor, and all mm-hmm. inflammatory diseases mm-hmm. are largely caused by flesh eating. Mm-hmm. So, nung malaman ko lahat ito, why I go for it? Mm-hmm. No way. Ayoko naman yung isa lang yung katawan natin. Basta na lamang na pababayaan natin. So, kaya makikita natin ngayon na yung conclusion ng karamihan nga ng mga leading professionals itong colorectal cancer, mm-hmm. kasi nakita nila na karamihan ng matatakaw ng flesh food ay may problema sila sa bituka kasi walang fiber. Mm-hmm. Nadidelay yung kanilang movement ng kanilang paglilinis ng kanilang bituka. Alam mo ba sa bandang Iloilo, palibas sa karamihan ng mga tao dyan, birang kumain ng gulay, more on flesh, ang daming may colon cancer dyan. Na ito naman pala ay hindi designed para tayo tamaan yan. Ang kailangan lang natin talaga, kumain ng maraming pagkain na mayaman sa fiber. Mm-hmm. Ang ganda nun, Dok, no? And at the same time po, mga kaibigan, yung kaninang nabanggit natin, doon po sa Councils on Diet and Foods, page 388, paragraph 1, ang sabi po doon yung, cancers, tumors, and all inflammatory diseases are largely caused by meat eating. O, diba? So, hindi po yan galing sa amin, kundi ito po ay galing sa libro ng Councils on Diet and Foods written by Ellen G. White. So, 1800s pa, hindi 1900s, kundi yeah. Nauna pa sa ating mga scientists, sa ating mga doctor, or yung mga studies and researches na nakikita at nababasa natin sa internet. At recognize ito ng American Health Federation mm-hmm. as a leading authority, Ellen G. White, na meron tayong tinatawag na ganitong uri ng advanced knowledge. Kaya nga yung tinatawag na, remember, yung mad cow disease? Actually, napanood ko yan noong 1987 during the time ni Oprah nang in-interview niya si Howard Lyman. Doon ko nakita yung proseso na kinukolekta nila yung mga dead animals at kinukonvert ito into protein. Ginagawa itong bone meal bilang pagkain ng baka. Mm-hmm. Ang naging problema, hindi naman design yung baka na kumain ng tinatawag na ganung uri ng protina, dahil design sila na kumain ng damo, nagkaroon ng sakit ang baka kung tawag ni mad cow. Mm-hmm. Iniuuntog yung ulo sa dingding hanggang mamatay sila. At pangalawa, siguro alam naman na rin ng ating mga viewers na yung mga baka nakapila. At isa-isa silang inululubog doon sa kumukulong napakainit na tubig. At bago pa sila mahulog doon, nakikita ng kapwa baka yung itsura kung paano yung hirap, yung pagkamatay nila. Kaya yung palang natakot ng baka habang inuhulog doon, nervous na. Mm-hmm.
yung dugo nila magiging toxin at mapupunta yun sa laman ng baka. Mm-hmm. Na pag kinahin yung laman ng baka ngayon, ta-transfer sa katawan mo yun. Ako ba't yung pang-protein na kinuha nila sa kanilang sariling laman nila? Mm-hmm. Kaya talagang hindi po pwede, talaga hindi natin ituturo ito eh. Hawiin natin yung linya, yung daan. Bakit? Alam naman na, ang gawain eh, pro-life tayo eh. Hindi para i-down natin tong creations ng ating Panginoon. Kasi isang bahagi natin na paano natin mapapakita sa ating mga kababayan ang totoong pagmamahal kung pila-pila sila sa paggamutan. At isang commitment bilang Seventh-day Adventist, I am more than thankful and proud for having such knowledge, mm-hmm, especially given by God through Ellen G. White. Amen. Na-advance talaga tayo. Ayan, Doc, maraming salamat doon, no? Kasi ang dami po nating mga informations na nakakalap, ano, mga kaibigan. At sa ating pong mga manonood, for sure, nagtataka din sila, Doc. Ako kasi personally po, Doc, nagtataka din ako. Ang bilis kasi talaga ng pag-lose ng weight ko nung ako po ay nagsimulang mag-vegetarian. So, mga kaibigan, ano ba yung epekto sa timbang natin kapag tayo ay nagkaroon ng pagbawas o talagang totally talaga na nag-abstain tayo o huminto tayo sa pagkain ng flesh meat? So, ano ba, Doc, yung tungkol sa ating research mga leading professionals, hindi na ito ordinary mga tao, mga kilala talaga na talagang masasabi natin may scientific ano talaga sila. Mm-hmm. Research. Yung research na hindi ito pwedeng baliwalain. Kaya ang sabi nga sa research sa Harvard, China School, Public Health, ay nakita nila yung lifestyle habit natin na sa 120,000 ng mga kalalaki at kababayan hanggang sa edad na 20, ay nakita nila yung pagbabago, lalo na sa kapamaraanan na kung paano ma-maintain natin yung tamang timbang sa pamagitan na dapat natin i-consider yung anong klaseng lifestyle meron tayo. Mm-hmm. At isang gift yan na ma-maintain natin yung kayamanan ng kalusugan. Alam ba na ang design ng Panginoon sa katawan ng tao, katulad ko, ang timbang ko, ngayon 138. Nagsimula ako 160. Pero nung araw, 185 ako. Mm. So ang goal ko sa buhay ko, gusto ko makuha ko yung normal weights ko, yung 140, 138. Nung naabot ko na, halos tumatalo na ako sa tuwa. Kasi alam ko, hindi naman ganun kadali yung nagdaanan ko eh. You have to undergo with regular exercise. Mm-hmm. And then at the same time, pipilitin mo na kukontrolin mo yung amount ng kinakain mo. Yung sa gabi, kailangan, kahit papano, iwasan mo rin na kumain ng pagkain na alam mong hindi rin naman natutunaw ng maganda sa katawan mo. Mm-hmm. So ito yung point na challenge. Ito yung tinatawag na attraction na kailangan talaga nating labanan ito. At yung katawan pala natin, for example, sasakyan. Meron naka-specify na anong bigat na pwede mong ilagay dyan. Kasi may ball joint dyan, may tie rod dyan, may gulong yan, and so on, pati makina dyan. Ganon din pala yung tulay at elevator. Hindi mo po pwedeng kargahan yan. Saan ngayon dun sa pagkakadesign ng engineer, ng arkitekto, nung tinatawag na bagay na ilalagay mo, ikakarga sa isang lugar na yung lalagyan ng ganong timbang. Mm-hmm. Ang katawan pala natin, pag nasobrahan ka, believe me, hirap na hirap ang brain natin kung paano i-cope up yung adrenaline natin, yung mga joints natin, yung mga binti natin, lahatin mo na, baywang natin, ang heart natin. All parts of the body are being involved by just getting that kind of extra weight. And the best way we should do to understand ano yung epekto nito sa katawan. Kaya pag nalaman mo, ganito pala yung problema na ibibigay ko sa katawan ko, believe me, hindi ka nakakain ng yung tinatawag ng mga pagkain nakakataba. So ito yung point. Kailan maging decision maker tayo. Ibig sabihin, pag sa tama, doon tayo. At iwasan natin yung tinatawag na kapabayaan. Impulsive tayo, makakita ka lang ng mga pagkain sa handaan. Mm-hmm. And then, wala na. Bumibigay ka na. Mm-hmm. Kaya isang uri po ng paalala yan sa lahat sa atin na kailangan nating bumalik tayo dito sa mga natural na protina. Mm-hmm. Ang ganda ng Doc, no? Kasi talagang tinodo na talaga po namin, mga kaibigan, kasi gusto din namin na hindi lang po kami yung malusog, kundi kayo din po. So, another study showed that eating around the daily serving of beans, yung mga buto-buto natin, yeah. Doc, no? Ano ba tawag doon? Yung mga munggo, di ba? Yes, brown beans. Ang ganda niya katawan. Yung chickpeas, lentils, or peas can increase fullness. Ibig sabihin, mas mabilis pala, Doc, na makabusog. At hindi lang yun. Ito ay nakakapagpabusog sa atin ng mas mabilis at hindi yung sobra yung consumption natin, yung pagkain natin ng madami. At yun yung nakakapagpadagdag sa ating weight. At mm-hmm. wala pang saturated fats.
Diba Amen. To? Diba? Mm. Ang ganda doon sa atin pong mga kaibigan, hindi lang po kami at sa research nagsabi doon, kundi nakasulat din po siya sa Councils on Diet and Foods, page 386, paragraph 4, sabi po dito, the liability to take disease is increased tenfold by meat eating, mga kaibigan. Ay, grabe ito. Tenfold talaga. Siyempre, 10 beses. Mm-hmm. Ngayon, kunyari, kumakain ka, alam mo na. Siyempre, lagi naman natin ikukonsidera na hindi naman biglaan ito eh. Actually, itong light naman natin pinag-aaralan eh, pumunta na lang tayo talaga sa dulo na nandito tayo sa last generation. Mm-hmm. Na yung lahat ng fulfillment ng prophecy, pati na sa karamdaman, ay kitang-kita na natin. Kaya huwag na natin balikan nung unang kapanahon ay para bang hindi naging ganun kahigpit ang Panginoon. Kasi during the time ni Ellen G. White, umabot din siya sa kumakain din ng flesh eh. Mm-hmm. Nung 1863 lang binigay sa kanya lahat-lahat eh. Pero ang point, as we continue learning, doon natin malalaman talaga na talagang meron palang purpose ang Panginoon kung bakit kailan ituro natin ito. Just imagine tenfold. Eh yun lang na twice na lang eh, masama na eh. 10 beses. Mm. Just imagine that. Kaya nangyayari nga, maraming namamatay na wala sa panahon. Ang mabigit pa, gusto kong basahin ito. Pakibasa mo lang. Okay. Basahin po natin sa Doc. Councils on Diet. Okay. Councils on Diet and Foods, page 659, sabi po dito, those who use flesh meat disregard all warning that God has given concerning this question. They have no evidence that they are walking in safe paths. They have not the slightest excuse for eating the flesh of dead animals. God's curse as resting upon the animal creation, many times when meat are eaten, it decays in the stomach and creates disease. Cancer, tumors, and pulmonary diseases are largely caused by meat eating. So, ang dami na agad, Doc, na mga sakit, di ba, na nakita natin? Bukod sa tenfold na, eh, ang mabigat doon, yung disregarding eh. Mm-hmm. Yun yung point na kahit ano yung gawin natin, pero hindi natin maikakatuwa na meron tayo nito eh. Mm-hmm. Nasasabihin natin, hindi ko kasi alam eh. Eh, paano yung libro? Hindi mo binabasa. So later on, pag nagkasakit ka, di ba, pangako naman talaga ng Panginoon, di naman talaga tayo makakabahagi ng karamdaman. Mm. Eh, aminin talaga natin na kailangan natin magreforma. We need reformation. We need to be revived. Mm-hmm. We need to accept that we are weak. Makasalanan tayo. Lahat tayo guilty. Ang pinakamaganda ay magpakumbaba. At aminin natin sa sarili natin na maraming panahon yung sinayang natin. And in that way, magkaroon ng puwang ang Panginoon habang siya nasa banal na santuario bilang mga Adventist, bakit hindi natin palaguin yung tinatawag na kaalaman pang kalusugan at abutin natin ang napakarami nating mga kababayan na nangangailangan ng katotohanan. At meron pa akong isa dito na okay. Napakaganda, pakibasa lang. Basahin po natin sa Councils on Diet and Foods, page 383. Sabi po dito, it has been clearly presented to me that God's people are to take a firm stand against meat eating. That's ang matindi nito. Kaya sabi ko nga, hindi dahil lang sa laban or what. Mm-hmm. Dahil nandito naman yung katibayan, mga kaalaman, na ibig sabihin yung laban lang, for example, alam na nga natin ito yung kumbaga sa foreign substance o yung biological warfare o gyera na sinisira yung kalusugan ng ating mga kababayan, siguro tumayo tayo na ipaliwanag, educate muna sila. Mm-hmm. Kasi kung basta na lamang sabihin natin na against what? Against what? Ipaliwanag natin yung consequence at kung ano yung pagkakaiba ng dalawa. Mm-hmm. At kung maintindihan nila, may pakita natin na hindi tayo against, pero pinapaliwanag natin yung reason kung bakit. And bilang mga Adventists, ako'y naniniwala, it is really high time for our people to work together and be united. Mm-hmm. And be able to do our part. Time na. Dahil ito na yung fulfillment ng prophecy. Mm-hmm. Lalo-lalo na yung nangyayari ngayon. Talagang yung revival and reformation, talagang yan ang iniintay ng ating Panginoon, lalo-lalo na sa kalagayan ng mga anak niya, na ma-revive tayo at gisingin natin ang napakaraming mga tao na nasa atin pala yung tinatawag na antidote na pwede pala naman tayo mabuhay mm-hmm. na walang sakit. Yun yung point. Ang ganda nun, Doc. Kasi pwede po tayo mga kaibigan sa atin pong mga manonood na maging free from all kinds of diseases. Yeah. Pero Doc, gusto ko lamang din i-share sa ating mga manonood ang isang research in the University of Eastern Finland. Ang sabi po doon ay, diet rich in animal protein is associated with a greater risk of early death. Ito po ay nakandak noong April 10, 2019. It says there,
A diet rich in animal protein in particular is not good for the health. A new study finds, providing further backing for earlier research evidence. Men who favored animal protein over plant-based protein in their diet had a greater risk of death in a 20-year follow-up than men whose diet was more balanced in terms of their sources of protein. Ang ganda ng research na ito. Oo nga, Dok. So, ibig sabihin, dito pala talaga natin makikita na hindi lang talaga yung libro na yan, kundi ngayon kasi sa panahon natin, like before, di ba mga kaibigan, na noong 1800s, nung naisulat itong libro na ito, nung napublish ang librong ito, ay makikita talaga natin na pinatunayan po talaga, parang ganito, Dok. Vindicated eh. Oo, parang... Talagang maano ka talaga eh. Kasi yung point na sobrang blessed talaga tayo kasi just imagine that. Karaming mga tao na inosente, walang alam. Mm. Samantalang tayo, kitang-kita natin yung kakaibahan na talagang pinili talaga tayo, mm-hmm. na talagang ibig ng Panginoon sa atin talaga. Lalo na ngayon, vindicated talaga, nakikita na ng siyensya na talagang hindi ordinaryo yung pagiging kaanib ng ating iglesia, na talaga meron tayong gagawin o gagampanan. And another thing, Doc, no, gusto ko lamang... basahin itong nasa page 388, paragraph 3 ng Councils on Diet and Foods. The meat diet is the serious question. Shall human beings live on the flesh of dead animals? The answer from the light that God has given is no. Mga kaibigan, no. Nagkama pa po, nakikita niyo po sa inyong mga screen, ano? No, decidedly no. Health reform institutions should educate on this question. Physicians who claim to understand the human organism ought not to encourage their patients to subsist on the flesh of dead animals. Amen. They should point out the increase of disease in the animal kingdom. The testimony of examiners is that very few animals are free from disease, and that the practice of eating largely of meat is contracting diseases of all kinds, like, Doc, ikaw na. Cancers, tumors, scrofula, tuberculosis, and numbers of other like affections. Oh, di ba, Doc? And at the same time, ito na ang pinakaaabangan ng ating mga kaibigan, Doc. Yung ating aging process. Pero bago yan, Doc, gusto ko munang bumati kasi maraming mga nag-aabang sa atin ngayon sa ating topic, Doc. So, maraming salamat kay Pearl Bangit, kay Daisy Ducay na nanonood sa atin ngayon, si Lito Rosales Montesines, nanonood siya from Liliw Church, and from Baay City ng Negros Oriental, si Marilu Cabual, and si Janice Ostare, Rose Balatinsayo, at okay, si Caroline Galang. Ito Doc, nag-ano sila, Doc? Itong isang televiewer natin na ito, Doc, ay nagkakandak talaga sila na mostly mga plant-based, kumbaga. And hindi siya natin kasama sa denomination, kumbaga, Doc. Pero ang ganda nun, mga kaibigan, kasi ito po ay hindi lang dahil magkakaiba tayo ng denomination. Hindi po gano'n ang usapan eh. Gusto mo bang maging malusog? Kaibigan, mag-vegetarian ka. O kung hindi po pa ka talaga kaya, ay unti-untiin mo. Kung unang week, ganito munang gulay yung kaya mo. O kaya may konting sabihin natin yung may lasa, kumbaga, na sinasabi mo. Pero medyo tatapyasan natin, Doc, no? Medyo kukurutin muna namin kayo na, o Gladys, huwag ka munang magsahog ng ganito. Mm-hmm. Diba? Ipuro mo munang gulay o kaya magsalad ka. Kasi yun yung magpapahaba nung kaninang sinasabi ni Doc na telomeres. Okay? Amen. So pag-uusapan natin yan, mga kaibigan, dito po sa ating aging process. Okay, Doc? Simulan na natin. Alam niyo po ba, mga kaibigan, na nakakadagdag po ng pagkatanda ng ating balat ang pagkain ng laman or yung pagkain ng ating mga flesh meat? Mm-hmm. Okay. Yeah. Isang research, Doc? Study finds ultra-processed foods could accelerate biological aging. That's right. Kaya napakagandang yung mga research na ito na kinondak ng mga scientifico, mm-hmm. lalo na yung Maria Beth Rastrolio, mm-hmm. and Amelia Marti mm-hmm. of the University of Nevada. Spain was published last April 24, 2020 mm-hmm. in the American Journal of Clinical Nutrition. Na ito po yung point na matapos nila mapag-aralan itong bahagi na kung paano itong pamaraan ng pagkain ng processed food, lalo-lalo na itong mga mantika, mga sugars, matamis na yan, mga matataba, fats,
starch and little, yung tinatawag na maliliit yung mga nutrients o sustansya, ay naglilid dito sa tinatawag na pagkasira o yung tinatawag na chromosomes ng cost ng aging. Mm-hmm. That's right, Doc. And at the same time, ito po mga kaibigan, yung mga kinakain natin na mga junk foods, like katulad yung mga matatimis nga, like yung mga cookies, yung mga chips, yung mga maaalat. Chocolate, candy. Yung mga burgers, Doc, yung mga french fries, sabihin na natin. Uh-huh. At yung iba pang mga hindi processed. Hindi ganun kadaling paglabanan yan. Kasi mm-hmm. talagang ano yan eh. Human being, ano yun, weakness natin yan eh. Totoo, Doc. And at the same time, ito na yung tinatawag natin kanina, yung nabanggit na nga ni Doc kanina, na telomere. So ano ba yun, Doc? Ano ba yung tinatawag natin na telomeres? Actually, ito yung DNA na natutuklasan dito kung gaano kahaba yung lifespan mo. Mm-hmm. Which is something to think about. Na ngayon, pag kinuha ka ng dugo, may mga research na ngayon, kasi expert sila sa molecular biology, biochemistry. So pinag-aralan nitong human system, especially itong human DNA, ito yung blueprint natin eh. So ngayon, pag kinuha ka ng dugo, nakikita na nila kung anong condition yung kalusugan mo. At pag nakita nila, nagmamanifest kasi ito sa katawan eh. Pag ang balat mo at yung mukha mo ay talagang malayo dun sa edad mo, kunyari edad mo lang 50, mukhang 70 ka na, it means your telomere ay may problema. Mm-hmm. Kaya napakaganda naman pag-aralan, habang buhay pala ang tao, pwede naman palang mapahaba ito. Na kung paano natin kakampihan kung ano yung required ng katawan natin na ganito. Kaya tinuturo nga natin lagi, di ba, dinidiscuss natin yung regeneration process at kung paano magkaroon ng restoration yung mga old stuff natin sa loob ng katawan na organ na pwede naman palang mag-regenerate at mapalitan ng bago yan. Mm-hmm. Di ba, 3 months ang dugo, 6 months ang tissue, 1 year ang organ. So ang point dito, ano yung ipapalit natin na materialis na design doon sa pagkalalang. Mm-hmm. So pag bumalik tayo dito sa natural, kung tawagin nga natin mga phytonutrients at itong tinatawag na mga pagkain na natural, actually within 3 months time, matatanggal yung old eh. Mapapalitan ng brand new eh. Mm-hmm. After 6 months, iba na yung tissue mo. At yung tissue mo, yun yung magiging organ mo. So ngayon sa mga research na pag-aaral, yung molecules pala ng dahon ay similar sa molecules ng dugo ng tao. At kung pag-aaralan natin itong tinatawag na kung paano pahabain ang buhay o kaya naman i-reverse yung aging, na pag-aaralan ito na Betty K. Men, na mga well-known PhD ng nutrition, na itong green blood o green pigment or green chlorophyll ay meron tinatawag na saktong-sakto sa molecules ng dugo ng tao. Ang dugo ng tao, iron. Ang dugo ng halaman, magnesium. Mm-hmm. The moment pumasok sa dugo yan, i-represent niya na yung katawan mo sangayon dun sa talagang normal na kailangan niya. Kaya nagkakaroon ng change ng tinatawag na pagbabago ng ating kalusugan. At habang pinag-aaralan ko at aking tinitingnan itong telomere na ito, kung tawagin na ito, ito palang chromosomes na ito and so on, unang-una pala na kailangan ng katawan ng tao itong 8 laws of health. Talaga napatunayan na nila yung pagtulog ng maaga. Alam yung liver natin, 11 to 4 pala yung trabaho niyan. Kung paano gampanan niya yung trabaho niya para bumata ka. Mm-hmm. At kung paano i-detoxify niya yung toxins mo sa loob ng katawan. For example, 12 ka natulog. Mm-hmm. Mabawasan mo na isang oras yung trabaho niya. Malaking epekto yan. Eh kung alauna ka pa natulog, edi 2 oras na lang yung natitira sa trabaho niya. Mm-hmm. Eh paano yung mga nagtatrabaho sa ano? Sa mga call center. Call center. Mm-hmm. Pinagpapalit na nila yung oras nila ng pagtulog doon sa konting pera. Pag natulog ka ng alas 3, abnormal na yung functions ng liver mo. And later on, sisingilin ka. The same thing with lungs. Ang lungs 9 to 11. Ngayon, ang point dito, bakit isinulat ng ating propetisa yung sa 8 laws of health yung pagpapahinga? Ang tama palang tulog, alas 9 ng gabi, dapat nakapahinga ka na. Mm-hmm. Whether kayo po ay nasa NCR, nasa city, or nasa bukid, no, mga kaibigan, kailangan tayo ay natutulog ng maaga. 9 pa lang, Dok. Ano? Eh, paano ka makatulog ng maaga? Eh, nagpapatulog pala ng maaga yung tunog ng environment. Mm-hmm. Yung tinatawag na katahimikan, yung negative ion, yung fresh air, mm-hmm. yan pala yung nag-induce ng sleep. Kaya yung mga hindi mapagkatulog, pagpunta ng probinsya, sa tabing dagat, and so on, ang ganda ng tulog nila. Kaya meron din palang another subject na naman yan. Kaya kung titingnan natin yung reversal ng aging, mm-hmm. kitang-kita natin na itong 8 laws of health pala natin na ibinigay ng Panginoon sa isang babae, kay Ellen G. White, ito pala yung tinatawag na pampabata. Nakasama na dyan yung nutrition. Kasi number one na dapat maintindihan yan. Mm-hmm. Na itong mga essential amino acid nito, ito yung ginagamit pang regenerate at pang repair na diniscuss natin ng mga nakaraang topic natin. Na paano magre-repair at magpapalit ng bago ang ating organ kung wala ka namang ibinibigay na sang-ayon doon sa pangailangan ng ating katawan. And without the shadow of the doubt, the main reasons why people are developing disease mainly because of what? Lack of knowledge.
Paano mo gagawin yung part mo kung hindi mo naman alam? Ito yung trabaho mo at trabaho ko. Na ang aking challenge lang sa mga nakikinig, willing naman tayo talaga to spend time for them. But the point is, bakit hindi natin paramihin ang viewers? Mm-hmm. Ilan tayong Adventists all over the Philippines? We're talking about over than millions, mm-hmm. over a million. Eh kung lahat ng kapitbahay natin, sabihin natin na kahit sa internet, tumutok sila eh. And in that way, marami yung makinabang para maintindihan nila na pwede palang mabuhay tayo na masaya, walang sakit, mm-hmm. at ma-enjoy naman natin ang regalo na nagbigay ng ating Panginoon. Amen. Maraming salamat, Doc. And sa atin pong mga kaibigan, allow us to share with you from Christian Temperance and Bible Hygiene, page 47, those who use flesh meats freely do not always have an unclouded brain and an active intellect because the use of the flesh of animals tends to cause a grossness of body and to benumb the finer sensibilities of the mind. So, Doc, dito makikita talaga natin na napakahalaga talaga na meron tayong tinatawag na pagpipigil sa sarili, which is another topic sa atin pong New Start, sa atin pong 8 Laws of Health. So, mga kaibigan, thank you so much for joining us again. And, Doc, meron po ba kayong mensahe sa atin pong mga manonood ngayong hapon? Ibig ko lang batiin si Aya, ang aking anak. Sige po, Doc. Saka si Ray, lapu sa pangbuong pamilya na sila lahat ay nakikinig ngayon, ngayong hapong ito. Ayan, maraming salamat. Pinapaabot namin lahat, sina Tiga Glendale, sina Yoli Garcia, at kila sa mga Manius family, Ibon Mortel family, Don Minimo, at lahat po ng mga taga Glendale Church. Naabot po namin ang aming pagbati. Ayan, maraming salamat, Doc. And syempre, si Doc lang ba ang merong debatiin? Ako din po ay may babatiin. Sa ating pong mga manonood ngayong hapon, si may mga pahabol pa, si Rena Buned, si Pearl Sescon Peligro, si Wilhelma Manawag Abelia, si Jennifer Gabito, Jocelyn Mendoza, Romel Elises Cosejo, si Sally Queja, and si Evelyn Lambino, and Rose Ronowell. So maraming salamat po. Actually, Doc, si Evelyn Lambino ay isa po siyang family friend po namin sa California. Oh, wow. Tapos yung silang dalawa na mag-asawa po ay talaga nagpa-practice ng healthy lifestyle, especially yung kanyang husband si Tito Vic. Hello po. And also I would like to thank our friends in Minnesota and Princeton, New Jersey, yung aking mga friends dyan po sa church po dyan. Ay, meron po akong mga friends dyan who are practicing vegetarianism. So, thank you so much for watching us today. And we also want you to pray for us, especially this program, Kaalamang Pangkalusugan or Health Information. So, again, Dr. Tam, maraming salamat po. And at the same time, we would like to give you this last message this afternoon, the Ministry of Healing, page 313. Flesh was never the best food, but its use is now doubly objectionable since disease in animals is so rapidly increasing. So, ngayon po, meron po tayong pahabol na isang reaction or comment sa atin pong mga televiewers. Sabi po dito ni Fernandez Roselio, okay, everyday po akong kumakain ng meat at umiinom ng soft drinks. 37 years old po ako ngayon. At ano yan, Doc? Basa mo ba yan, Doc? Okay. Nasa delikadong sitwasyon na ba ako? I'm still healthy. Nafe-feel niya siguro, Doc, na healthy pa rin siya. Pero everyday siya kumakain ng meat at umiinom ng soft drinks. What actually, do you say about actually, this, Doc? May incubation siya eh. Actually, merong adaptation. Na-adapt ng body niya. Parang feeling okay siya, pero later on yung kidney niya, yung liver niya, saka yung heart niya ay unti-unting humihina. Mm-hmm. So I would suggest na habang hindi ka pa umaabot dun sa talagang talunin ka ng iyong kumabuo yung karamdaman, mas magandang huminto ng maaga. Okay. Hindi naman para biglain siya na baguhin yung lifestyle niya. Mm-hmm. Dapat lang nating maintindihan na may participation tayo, lalo na pag alam na natin na yung cancer, tumor, and all inflammatory diseases are largely caused by flesh eating. Mm-hmm. Na yun po yung point natin dito, magtulungan tayo, saka wala pong religion na involved dito. Mm-hmm. Ang kalusugan, pag-aari ng Panginoon. Amen. Regalo yan. Kailangan lang natin magtulungan at abutin natin ang napakarami
na hindi nila naintindihan yung bahagi nila sa kanilang katawan. Maraming salamat, Doc. And ito, nakita ko na si Aljun Fernandez Roselio. So we hope and pray and we'll keep you in our prayers, Aljun, na mapanagumpayan mo, di ba, na magkaroon ka din ng victory doon sa pagkain ng flesh meat and at the same time yung mga sugars natin, Doc, no, like yung soft drinks. So it takes time, pero just hold on and kailangan talaga makapag-exercise tayo and yung temperance natin sa ating mga kinakain, ano, Doc? Mm-hmm. So maraming salamat po mga kaibigan sa inyo pong pagsubaybay sa amin ngayong hapon. And abangan nyo po ulit sa susunod pang mga episode ang mga sources of energy at ano pa po ang mga nutrisyon na makukuha natin sa atin pong mga kinakain. Ito po si Gladys Panuelos kasama ang naturopathic expert na si Dr. Tam Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.